History lang ni Dalt about Stella Zura. Hi guys! Welcome back to another vlog. And it's been a while, yeah? It's been a while since my last vlog. And yan! It's my first day of ferie. So, naka-vacation ako ngayon. Naka-vacation leave ako, no? Vacation leave ba yun? Vacation leave ang tawag? Oh, vacation lang. So, pinaubos lang kasi nila yung bakasyon namin. Ngayon, we are going to David School. Susunduin namin siya, tapos iahatid namin, sasamahan namin siya sa basketball class nila. And yon, papakita ko sa inyo kung saan ba nagsimula si Dalp Adam Anokyo. Pupuntahan natin yung school niya and counting ano, ikot lang dun kung saan siya nagsimula. So yeah guys, balikan ko na lang kayo later on at mag-aayos lang ang lola niyo kasi namumutla na naman siya. I'll get back and see you. Traffic ata ako. Wala akong dalang makeup pala guys. Kaya lip tint lang ang nilagay ko. Yung Tony Moly ko lang na lip tint. Alam ko, napakita ko na din ito sa vlog yung pinadala ng pinsan ko. Tony Moly Delight lip tint. Ayan. In the shade number 1. So, wala siyang nakasulat kung anong color niya. Pero parang cherry red ang ano niya. So, lately... Ayun nga pala, guys. Before anything else, gusto kong i-share sa inyo. Sobrang kinikilig ako. Kinikilig ako. Kasi nag-email na si Lolong YouTube. Yeah. Na approve na daw ako for monetization. I'm so happy. Kaya medyo energy ako, guys. Mag-vlog. Kasi nakaka-inspired naman talagang mag-vlog, lalo na kapag ka, alam mong yung mayroon ka ng mapapala. Diba mo? Hindi naman sa, ano, syempre, diba, ayoko magpaka-impokrita guys, ha. Syempre, ano din ako, kumbaga nag-expect din ako. Nagbunga na ang ating paghihirap. Naghirap nga ba ako? Kasi ang tamad-tamad ko din naman mag-vlog talaga. Kung hindi ako laging susuy-suyin ng asawa ko na mag-vlog, hindi talaga ako mag-vlog. Kasi medyo tamad talaga ako mag-vlog. But yun. So, siguro gawa na lang ako ng separate video tungkol dito sa paano ako, gano'ng katagal at anong mga ginawa ko. Kung paano ko na-reach yung 4,000 watch time hours and 1,000 subscribers. Na sa totoo lang, umabot ng almost 1 year, amo? Almost 1 year ba yun? Yun. Almost 1 year bago ko na-reach yung qualifications ni Lolo yung YouTube. So, yeah. Siguro gawa na lang ako ng separate video. So, yun. Medyo traffic, guys. 4:25 ang labas ni David. 4 o'clock pa lang nandito na. Nandito pa rin kami sa May. Medyo malayo pa, mare, no? Medyo malayo pa kami. Medyo traffic kasi dito sa kanila eh. So, yun. Hindi ko alam kung bakit ganito yung settings ng aking camera. Medyo maputi ako. Yung kasi alam kung paano ako mag-adjust nito eh. Hindi ako masyadong sanay. Tapos nagka-problem pa ako dito sa camera na to na medyo nagsasound, ano siya, may umuugong sa background ko. So, gawan ko na lang ng paraan. And maybe hanapin ko na lang yung resibo din para mapapalitan namin ni Amore. One time, di ba, amo? Baka pwede naming papalitan. Anyway, kasama ko nga pala ang aking driver, sweet lover. Kaya lang ayaw niyang magpakita. Ayan siya! Kasi haggard daw siya galing sa trabaho. Huwag ko daw siyang ipapakita. So, side view lang. Ayan! Okay, guys! See you again later! Hi, guys! Kasama na namin si David. And we are heading to Stella Zura. Doon din kasi siya nag-school ng basket. So mamaya i-tutor ko kayo doon sa loob and papanoodin din natin si David, the future MVP. Yes. Dito na tayo, guys. This way to Stella Zura.
Ako rin, pinagulit talaga ang sweldo niya. Si. Yan guys. Ito ang school ni David and slash ni Dalt dati. Dito siya nagsimula sa Stella Zura. Magpa-park lang kami tapos baba kami. Iikot ko kayo. Siguro konting-konting ikot lang kasi hindi rin namin sure. Baka restricted din yung mga ano. Hindi rin pwedeng ipakita yung mga ibang ano. Bagay-bagay. So, nagpalit ako ng camera. Ginamit ko yung cellphone ko kasi hindi kami sure. Baka hindi pwedeng i-vlog yung school nila. So, para safe lang, cellphone lang muna ang gagamitin ko. Anyway, humiwalay na sa amin si David. Ha-hi daw siya dun sa friends ng kuya niya. So, dito kami dadaan sa main entrance nila. So, main entrance pa lang. So, yan. Main entrance pa lang. Quite na kaagad. May mga batang mga nagsushoot-shooting. Yan. Then may mga jersey sila. Yun yung office nila sa taas. Tapos meron sa dito. Number 5. Nasaan yun? Tapos itong number 7. Ito sino? Andre Bargnani. NBA player na siya ngayon. Ito yata nag-champion sila sa ano eh. Ama, saan ito? Ito, Dagate. Champion sila ng Finale Nazionale under 15. Yan, nanalo sila dyan. This is Dalf. Tapos ito yung mga iba't ibang team pa. Yan yung mga malalaki na. Yan, tada! Nandito din si Kuya Apple, may dala siyang ano. Egg beaten na hopia. Tinry ko tong ano. Hopia ube queso. Meron na pala mga iba't ibang flavor. Meron ding hopia munggo. This is not sponsored, guys. Ta. Pakita ko lang sa inyo. Hope yung buka pandan. All-time favorite. Hope yung ube. And yun. Ito na kami sa practice ni David. By the way, guys, si David ay only 10 years old lang. Pero
Pero ang mga kaklase niya sa basketball ay mga 12 years old na amo. Mas malalaki sa kanya kasi parang kung sa ano, sa estudyante, yung normal na student, advanced na siya. Ano siya, advanced na. Accelerate ba yun? Accelerate. Ano bang tawag doon? Ayun, so hindi ko alam kung naririnig niyo ako kasi ang ingay ng bola nila. Pero mamaya, pakikita ko sa inyo kung paano siya maglaro. Parang ano na din siya, mini dalt Adem Panopio. Yeah.
and tapos na yung ano practice ni David sa loob. Siyempre, hindi mawawala. Magshooting-shooting daw muna bago umuwi. Tanto maaga pa naman. Madilim lang. Parang 6 o'clock lang ata ng gabi. Pero ang dilim-dilim na niya, guys. Parang malalim na yung gabi. So, ayan. Short history lang ni Dalt about Stella Tsura. Ito yung second basketball school niya. Kasi first school niya is from... Nag-aral siya sa Aurelio Basketball Academy. So... at the age of 6, pumasok na siya sa basketball school. Tapos, sumipat siya dito, if I am not mistaken, kaedad na yata ni David, 9 or 10. Kasi as I remember, nung dumating ako dito sa Italy, 2012, dito na siya nag-aaral sa Stella Tsura. Ito na yung naririnig-rinig ko sa kanila. Private school, syempre may tuition siya. Pero kapag varsity ka na, katulad ni Dalph, naging varsity na siya dito, parang selected student na siya. So free na yung free na yung pag-aalena, pagpa-practice nila dito. Tapos dito, hindi lang boys division, may mga girls division din ng basketball. As in, talagang school siya for basketball. Kaya nga, Stella Basketball Academy. Tapos meron din silang in-house, parang meron silang parang alat na parang bahay sa mga outside room na players, like katulad yung mga taga-ibang probinsya, taga-ibang lugar, yun, meron sila ditong stay-in kung tawagin. Ayun. Kaya maganda yung facility nila, maganda yung trainings nila, talagang matututo ka. Makikita mo na talagang ang mga teachers dito, yung mga basketball teachers is may dedicated sila sa trabaho nila, and talagang ini-aim nila na yung mga bata is mas matuto, mas mailabas yung talent, mas ma-enhance nila yung yung ability nila, tsaka mapalakas talaga sa basketball. Ito nga, kanina nanonood ako, nagugulat talaga ako dun sa maestro yung nagtuturo sa kanila, pero sabi nila, Amore, normal daw yun, and mas maganda yun para mas matatakot yung mga bata, para mas dalusin ang macha-challenge. Ito ang magninong. Wala silang hilig sa basketball, guys. Talaga, promise. Wala silang hilig. Wala silang hilig mag-basketball, guys. Wala sa blood nila yan. Wala sa ugat nila ang pagiging basketball player. Guys, sa mag-e-end vlog na ako. Kasi uuwi na rin naman kami and wala nang mangyayari. Diretso na rin kami sa bahay and medyo gutom na rin. Tapos nang mag-shooting yung magninong. So yeah guys, don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you again for watching and I hope to see you soon. Bye bye! Yeah! Ciao Stella! Kaya mo, dobro naman. Dobro naman. Ah, dobro naman.